Hello mga ka-Freddsterz and welcome back to my YouTube channel. Sana ay palaging okay kayo and please stay happy. It's another day and it's another journey with your teacher, ka-Freddy, at your service. For today's episode, we are going to talk about how are you going to achieve a teaching status if you are considering teaching here in the United Kingdom. I will cover all the things that you need to know about QTS and what is the difference in having QTLS status. At syempre mga ka-Freddsterz, i-discuss ko rin sa inyo kung bakit napaka-importante magkaroon ng teaching qualification and teaching status here in the United Kingdom. But before that, if you are new to my channel, please make sure to subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng mga journeys ko. Mga ka-Freddsterz, when I migrated here in the United Kingdom, akala ko napakadali na para sa akin makahanap ng teaching job. Bakit? Kasi meron naman akong years of experience teaching sa Philippines at saka sa Bahrain. Pero hindi pala. Later on, I found out that I need to have a teaching qualification plus I need to have a teaching status for me to teach in a state-maintained schools. Kaya naman mga ka-Freddsterz, sana makatulong itong episode ko to give you an insight on what is QTS and QTLS. And please make sure to watch hanggang dulo because I am going to give you some tips and advice na naging effective sa akin to gain a teaching qualification and teaching status in England. Mga ka-Freddsterz, dun muna tayo sa basic question. Ano nga ba ang ibig sabihin ng QTS at QTLS? Ang QTS ay Qualified Teacher Status, whereas ang QTLS ay Qualified Teacher Learning and Skills. You need to have a QTS if you want to teach in a state-maintained schools o yung tinatawag na government-funded schools for primary and secondary. Kailangan mo ng QTLS if you want to teach in a post-16 or FE colleges. So how are you going to gain a teaching status? For you to gain QTS, you need to complete an initial teacher training or yung tinatawag na PGCE. PGCE stands for Postgraduate Certificate in Education. Sa QTLS naman, kailangan mo mag-complete ng PGCE-PCET or yung tinatawag nilang Post-Compulsory in Education and Training. Actually mga ka-Freddsterz, there's another way to gain a QTLS status. Yan yung completing a DET or what you call Diploma in Education and Training at Level 5. So saan ka pwedeng mag-apply ng QTS or QTLS? Sa QTS, pwede ka mag-apply through a university-led program or school-led program. Sa university-led program mga ka-Freddsterz, may dalawang option. Kung wala ka pang bachelor's degree, pwede kang kumuha ng bachelor's degree with QTLS. Or, kung meron ka namang bachelor's degree, pwede ka nang kumuha ng PGCE o yung Postgraduate in Education with QTLS din. Kung gusto mo naman yung option na school-led teaching program, kailangan mong pumunta sa UK government website, which is www.gov.uk. Nandoon mga ka-Freddsterz yung schools na pwede nyong applyan for a school-led teaching program. Just make sure mga ka-Freddsterz na yung school na applyan nyo is either grade 1 or grade 2 o yung tinatawag na outstanding school and good school graded by the Ofsted. Sa QTLS naman mga ka-Freddsterz, dalawa din yung option. Yung first option is a university. Ang a-applyan nyo doon is called PGCE-PCET. Ang second option naman mga ka-Freddsterz is through an adult education training. Dito, mag-a-apply ka naman ng DET or Diploma in Education and Training at Level 5. As far as I know mga ka-Freddsterz, ang City and Guilds ay mayroon silang overseas or international qualification for you to study DET at Level 5. What are the entry requirements for the teacher training program? For QTS mga ka-Freddsterz, where you need to apply your PGCE teaching program, kailangan mo ng grade C or grade 4 sa English and Maths. Kung gusto mo naman magturo sa primary school, kailangan mo rin ng GCSE grade C or grade 4 sa science. Mga ka-Freddsterz, bukod sa GCSE entry requirements, ay kailangan mo din ng bachelor's degree. For you to qualify for the PGCE teacher training program,
kailangan mga ka-FREDsterz, ang bachelor's degree mo, it's either first class honor or second class honor. Ang second class honor is either 2:1 or 2:2. Kung meron kang ordinary degree or kung meron kang third degree, most of the universities, hindi nila inaalaw yon. Sa QTLS naman mga ka-FREDsterz, for you to qualify for the DET training program, ay kailangan mo lang ng at least grade C or grade 4 sa English and Maths. Pero kung wala kang GCSE, ay pwede na din ang functional skills or key skills at level 2 for English and Maths. Pero halimbawa mga ka-FREDsterz, gusto mo magturo ng English or Maths o yung tinatawag na subject specialist, kailangan mo ng level 3 qualification. Qualified teacher ka na ba agad kapag natapos mo ang teacher training program? Ang sagot mga ka-FREDsterz, hindi pa. Sa QTS mga ka-FREDsterz, you need to complete 120 days or 24 weeks teaching practice. Your training provider will inform TRA or yung Teaching Regulation Agency para sila yung mag-a-award ng QTS mo. Tapos mga ka-FREDsterz, meron ka ng title ng NQT status or newly qualified teacher. Once you gain your NQT status, you have to complete yung tinatawag na statutory induction period, which is one academic year. Sa QTLS naman, once you've completed your DET at level 5 qualification and completing 100 hours of teaching practice, that's the time na pwede ka na mag-apply sa SET or yung tinatawag na Society for Education and Training. Dito, kailangan mo lang kompletuhin yung e-portfolio workbook mo within 6 months. Will you still be able to apply to a teacher training program if you hold an international or overseas qualification? Halimbawa mga ka-FREDsterz, ang qualification natin sa Pilipinas. Like I said before sa mga previous episodes ko mga ka-FREDsterz, please make sure to check your qualification equivalency through NARIC. If you are an experienced teacher, sa QTS mga ka-FREDsterz, pwede kang mag-apply via assessment only route. At dapat ang bachelor's degree mo ay equivalent sa first class honor. Sa QTLS mga ka-FREDsterz, as far as I know, DET lang ang route to gain QTLS. Meron akong 3 tips or advice sa inyo mga ka-FREDsterz if you want to pursue teaching as your profession. Una mga ka-FREDsterz, before you apply, try at least to have a school experience. For example, support teacher or mag-volunteer ka sa isang school. Ito din yung ginawa ko just to have a clear understanding kung ano talagang age group ang gusto kong turuan. Gusto ko bang magturo sa secondary school or gusto ko bang magturo sa primary school? Pangalawa, mga ka-FREDsterz, please make sure to check your eligibility for teacher training. At pangatlo, choosing the right teaching route is important. Kung mapapansin ninyo mga ka-FREDsterz, mas mahirap ang route to gain a QTS. If you have a QTLS status, sa tingin mo magagamit mo siya para makapagturo sa secondary school? Based sa government guidelines, if you hold a QTLS and a member of SET, ibig sabihin lang mga ka-FREDsterz ay pwede ka magturo sa post-14 o yung tinatawag na year 10 and year 11. Ibig sabihin mga ka-FREDsterz, meron kang pag-asa na makapagturo. And there you have it mga ka-FREDsterz, sana ay may natutunan kayo for this episode. And please make sure to subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga journeys ko. Once again, my name is ka-Freddy, your teacher at your service.